Hello guys, isang mapagpalang araw po uli sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel at salamat po sa inyong mga pag-subscribe. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po ito sa mga ilang subscriber natin na nag-message sa aking FB account at nag-request na baka daw po pwede akong magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa pagkuha ng driver's license at patungkol na rin sa mga bagong may lisensya na gustong magmaneho. At bago po ang lahat, gusto ko po rin kayong bigyan ng isang driving tips pa. Isang napakamakabuluhang defensive driving tips. Ano po ba ito? Ito po yung patience. Opo, patience. In Tagalog, pasensya. Ito po yung napakahalagang rules sa pagmamaneho. Isa po ito sa pinaka dapat ay maging habit natin. Ang i-apply natin lagi ang patience. Well, ano po ba ang nakapaloob dito? Sa patience po, dapat dyan ay lagi ka pong mahinahon nga. At, kailangan ay mahaba po nga ang pasensya mo. Huwag ka pong magpapatrigger sa mga kung ano man ang na-encounter mong hindi magaganda sa lansangan sa iyong pagmamaneho. Iyan po yung isang importanteng napakahalaga sa ating pagmamaneho. At hindi naman po lingid sa lahat na ang pagmamaneho ay isang napakagandang profesyon na kailangan po nating pahalagahan. Ito po'y binigay sa atin ng gobyerno na oportunidad upang maging professional tayong driver. So, kaya kailangan maging professional din po tayo sa ating profesyon na ito. Well, doon na po tayo sa pagkuha po ng student driver muna. Napakasimple lang naman po niyan. Kailangan mo lang ng PSA o birth certificate. Yun lang naman po ang hinahanap sa LTO, saka isang ID. And ang importante po, yung kaalaman mo. Ano po ba yun? Yun po yung sa written exam. Yan lang naman po ang gagawin ng LTO. Bilang ikaw ay isang aplikante pa lang sa driver's license, written exam lang naman po yan. Mas makabubuti po na sa mga baguhan, kumuha kayo ng exam. At ang LTO page naman po ay bukas. O ang internet, libre naman po ang internet. Pakita mo naman po sa internet dyan. Yan lang po yung tama yung dapat gawin. Hindi naman lingit sa atin kung ano ang kalakaran sa ganyan. Sana po huwag na lang natin gawin yun kasi po hindi po advisable. Mahirap pong maging kamote driver sa totoo lang. Ang isang profession po ng pagmamaneho ay kailangan po ay talagang kailangan mong matutunan maging responsable kang driver. Yan po ang totoo dyan. Then, ngayon po, kung magpapaprofessional ka na, ang kailangan mo lang naman pong i-prepare sa sarili mo ay talagang yung marunong ka nang magmaneho. Siyempre, yung kaya mo nang panindigan ang pagmamaneho. Yung exam, meron pa din. Pero, as nagdaan ka na sa student driver, wala na yun. Basic na lang yun sa iyo. Basic na lang yun sa atin. Bilang magkukuha ng driver's license para magamit. Madali na po yun. At ang actual practice naman po ay
hindi naman po ganun kahirap. Patrasin ka lang naman po dyan, padadrive ng kapraso. Ngayon, doon sa kanilang pasilidad ng mga LTO, ay meron po dyan mga, sa ngayon ha, meron pong ano dyan, meron pong mga ginawa silang driving range na medyo may paahon. Bibitin po kayo dyan, pakiprenawahin kayo riyan, palalakarin kayo nang hindi kailangan umaatras ang sasakyan. Iyan po yung ma-masterin nyo sa pagdadrive, yung nakabitin po kayo sa paahon. At tapos hihinto kayo, paabantihin kayo na hindi po gagalaw na paatras ang behikulo. Ganyan po ang trade test, ganyan po ang pagte-trade test. Yun lang naman po, wala namang mahirap dun. Basta huwag lang kayong magkakape bago pumunta ng LTO. Mas maganda po eh minum kayo nito. Ito maganda. Oh, joke lang. Joke lang. Pampainit ko lang 'yon at rest day ng mangyan eh. Rest day ng mangyan, walang pasok bukas pa. So kaya magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-relax ng konti. Kaso masama, masama yung pagkakatulog ko kanina. At sa mga bagong driver ko na nagkaroon ng lisensya na gustong magmaneho pero nahihiya, natatakot, may video po ako. Papakita ko po sa inyo kung paano ba ang pagte-trade test sa isang kumpanya at ano ba ang mga basic. Ibig sabihin, ang mga pwedeng dapat gawin bilang ikaw ay isang baguhang driver na nag-a-apply sa kumpanya. Ito pong tuturo ko sa inyo sa video ay ano po ito, pangkalahatan. Sa malalaking sasakyan o sa maliliit man, ito po yung normal na ginagawa ng isang nagte-trade test sa kumpanya. May video po ako at mapapanood niyo po. I-share ko po sa inyo. At muli po, ang paalala ko, ang pagmamaneho po ay isang adventure na maituturing o pakikipagsapalaran. Maiahalin tulad po ito sa isang pagpasok natin sa kagubatan na mapanganib, na wala tayong alam kung anong sitwasyon sa loob, na kailangan sa bawat hakbang natin eh maging maingat tayo para maging ligtas. Yan din po ang susi sa pagmamaneho. At kaya ko po yan na ibabahagi sa inyo eh, para naman po maging ano din, maging kaalaman niyo din po para po sa ating ligtas na pagmamaneho, ligtas na paglalakbay. Doon po sa video na yan, kukumpletohin ko po yan para po hindi kayo ano, dito po sa video na to, kukumpletohin ko po yung sa pagte-trade test para po sa inyo, para po sa inyong kahilingan. Thank you po.